Welcome sa YouTube channel ko, sa panonood. At dito sa video na to, alam ko kung bakit ka naririto dahil gusto mong natutunan. Pero bago ako magtuloy, baka pwede munang mag-like, subscribe, tsaka share na rin sa mga video ko. Kasi 80% ng mga nanonood, hindi sila nagsusubscribe. Napakadali lang kung tutusin gawin yun kapalit ng kalaman na ituturo ko sa inyo, baka pwede naman. At dito sa video na to, kasi yung isang live na ginawa ko, ang sabi nila neutral daw yung hinahawakan ko, kaya hindi ako nakokuryente. Dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo na talagang may power yung wire na ginagawa ko. At babala sa mga kabataan, huwag na huwag yung gagayahin to. Ang demo na to para dun sa mga taong gumagawa ng electrical na natatakot lang sila magtrabaho kasi live yung ginagawa. Kaya dito ipapakita ko sa inyo na hawakan ko yung kuryente na may power talaga. At dito sa ilaw na to, ilawin ko to, at yung mga wire na to na walang balat, hahawakan ko yan isa-isa. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ako hindi nakukuryente mamaya. Okay, ito na. Nakita nyo, may ilaw na to. Umiilaw yung ilaw na yan. At kung titingnan mo yung mga koneksyon na to, yan, walang trick yan. Pati yung kamay ko, walang trick din yan. Walang balot yan. At ito, yung dalawang dulo na yan, walang balat yan. At ipapakita ko sa inyo, hahawakan ko yan. At lagi kong turo sa inyo pag ganito, pag nag-test ka, para maramdaman mo kung naka-ground ka o hindi. Yan. Wala pong trick yan. Kung titingnan nyo. Yan o. Oh. Oh. Wala pong balat yan. Umiilaw tong yung ilaw na to. At ito, walang balat yan. Hawak-hawak ko na yung kuryente. Yung wire na walang balat. Nakuha nyo. Itong isang linya, ganun din. Para masabi nyo na lahat ng dalawang linya na to, may power talaga yan. Yan. Nakuha nyo. Hindi ako nakukuryente. At mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Kasi hindi naman ako si kuryente king. Ayan, walang daya itong kamay ko. Walang baloto o plastic o ano man. Ayan. Wala talaga yan. Papaliwanag ko yan sa inyo mamaya. Yan. Huwag na huwag nyo nga hawakan dalawang linya na yan ng sabay. Mata nyo nang iilaw dyan. Baka mahiya na kayo, simenteryo yung diretsyo nyo. Yan. Kung isang linya yan, kaya nyo hawakan yan. Yan. Sana nakatulong video na yan. Papaliwanag ko yan bakit hindi ako nakuryente. Sa pamamagitan ng tester na to, nag-ground lang yung tao pag nakadikit sa bakal o nakadikit sa pader. At nakabasa yung sapatos mo, chinelas. At yung dalawang linya na to, pag hinawakan mo yan, ramdam mo talaga yung kuryente yan. Pero kung hindi ka nakaground, na sinasabi ko, hindi ka nakadikit sa bakal, hindi ka nakadikit sa pader, hindi basa yung sapatos mo, kaya mong hawakan katulad ng ginagawa ko nito. Yan. Kasi yung katawan ko, hindi ako nakaground na sinasabi. Yung upuan na to na plastic na to, hindi ito dinadaluyan ng kuryente. At saka yung chinelas na sinusuot ko makapal. Okay, yan yung dahilan kung bakit ako hindi nakukuryente. At kung sakaling mag-ground ka, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas o ilang voltahe yung dumadaan sa katawan ng isang tao. Ito, susukatin natin. Ito, ang test prod na to. Ayan, may power yan. Kung titingnan nyo yung tester, ayan o. Halos 100 volts yung nakukuha ng tester yan. Ayan. 100 volts yung nare-reading ng tester. Kaya once na naka-ground ka, nakadikit ka sa pader, yung 100 volts na yan, yan yung dadaan sa katawan mo. Kaya malakas na yan. Kung 100 volts
sa katawan mo dumanyan. Yan ang naririnig ng tester kung nakadikit ka sa pader. At kung sakaling nakadikit ka naman sa bakal, makikita mo yan. Yan. Halos nasa 80 volts yung nakukuha ng tester. Pero itong tinutusukan ko ng ground na bakal, hindi pa masyadong malaki yan. Kaya 80 volts lang yung nare-reading ng tester. Yan. Pag yan dumaan sa katawan mo, malakas na rin. Yan yung dahilan kung bakit nakakaramdam ng ang tao ng kuryente. Kasi naka-ground yung katawan niya. At mamaya sa chinilas naman nabasa, ipapakita ko sa inyo kung ilan ang voltahe na mare-reading natin sa pamagitan ng tester na yan kung basa yung chinilas mo. Okay, dito naman susukatin natin yung voltahe kung basa yung chinilas mo. Ito, basa tong chinilas na to. Kaya kung suot-suot mo to, sa habang gumagawa ka ng light, makakaramdam ka o makukuryente ka talaga pag basa yung chinilas mo. Kasi yung tester na to, may makukuha yan na voltahe. Tingnan mo. Yan. Kung titingnan nyo, halos nasa, yan, halos nasa 80 volts yung nasa, nakukuha ng tester. Yan o. Yan. Yan yung mararamdaman o yan yung voltahe na dadaan sa katawan mo kung basa yung chinilas. Kaya nakakaramdam ng kuryenteng tao pag basa ang chinilas. Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo yung kung bakit nahawakan ko ang wire na to kahit may power. Yan. Papakita ko muna ulit sa inyo. Yan. Umiilaw yung ilaw na yan. Ibig sabihin yung wire na yan, may kuryente yan. Bakit ko to nahahawakan? Ito. Yan. Bakit ko yan nahahawakan? Ipapaliwanag ko yan maya-maya lang. Ulitin ko lang para wala na talaga kayong duda na nahawakan ko to na may kuryente. Yan. Papaliwanag kung bakit sa inyo. Sa pamamagitan ng tester na to. Ito. Itong chinilas na tutuyo. Tingnan nyo. Walang marireading yung tester na yan. Kita nyo, hindi gumagalaw yung tester. Ibig sabihin nun, yung takbo ng kuryente na galing dito, hanggang dito lang sa dulo ng tester na yan. O, kasi hindi na to dumidiretso yung kuryente sa ground. Yan o, tingnan nyo. Walang nare-reading yung tester. Ibig sabihin, yung kuryente hindi sa dumiretso sa ground. Kaya nahahawakan ko to kasi nga ang kuryente nasa katawan ko lang hindi sa dumiretso sa ground. Kaya hindi ako nakakaramdam ng kuryente. Makakaramdam ka lang ng kuryente kung mabuo yung cycle ng kuryente. Dumiretso yung kuryente sa ground o itong dalawang linya na to magtagpo na yan na dumaan sa katawan mo. Doon nagkakaroon ng kuryente ang tao. Pag nakadiretso na sa ground, o di kaya itong dalawa na to, magtagpo na dumaan isang linya sa katawan mo. Ganyan yung nangyayari sa tao. Kaya itong video na to, ginawa ko to para yung mga tao, una, lalo ko sa electrical ka, mawala yung takot mo na gumawa ng live. Basta sundan mo lang lahat ng mga tinuturo ko na tip kung paano ka hindi makuryente. Unang tip, wag na wag mong hahawakan yung dalawang linya na yan na walang balat. Pangalawa, wag kang dumikit sa pader. Pangatlo, wag kang dumikit sa bakal at yung chinilas mo o sapatos, hindi basa. Kahit na mag-live na hawak ka ng kuryente, 100% wala kang mararamdaman. Sa pamagitan ng tester na to, pinakita ko sa inyo na yung chinilas na tuyo, walang nare-reading yung tester. Ibig sabihin nun, na hindi ka makakaramdam ng kuryente kung tuyo yung chinilas mo. Kaya sana makatulong tong video na to kasi nung bago pa lang din ako sa electrical, takot din ako gumawa niyan. Sa katagalan kong trabaho sa electrical, natutunan ko na rin yan kung paano nakukuryente yung isang tao. At kung tatanungin niyo ako kung anong cake ko para
turo sa inyo. Graduate din ako ng electrical. Batch 43 sa Don Bosco, Makati. Kaya kung may kakilala kayong taga Don Bosco, Makati, makikilala nyo kung ilang taon ako sa ngayon. Batch 43 ako. Graduate ako ng Don Bosco. At last project ko, Trinoma, ako rin ang gumawa dyan. Akong foreman dyan. Kaya sana nakatulong tong video na to sa inyo para mawala yung takot nyo gumawa ng live. Maraming salamat at pakishare na rin yung video na to. Kaya kung may mga tanong ba kayo, pwede kayo mag-comment sa baba na section ng video na to para mapag-usapan natin. Kaya bye-bye. God bless.